gas o crudo o gasolina sa inyong sakyanan. E. Engine o makina. T. Tools. S. Self o imong kaugalingon. Dapat dala ang kompleto ng mga dokumento sa pag-drive o papela sa sakyanan, kauban ang insurance certificate. O dapat naka-safety lock ang mga puntahan o pintana, labi na kung naay kauban ng mga bata. Ayaw kalimot, bago mo biyahe, timan-i ang Blue Baguettes. Kini nga painom-num gikan sa Bukidnon State University, DXBU, 104.5 FM. Busa, paminaw lagi! Bukidnon State University is a special place for teaching and learning. Its vision is to become a premier institution of innovative and ethical leaders for sustainable development. Its mission, the university shall primarily provide advanced education, higher technological, professional instruction, and training in the fields of education, arts and sciences, public administration, information technology, accountancy, law, and other relevant fields of study. It shall also promote research and extension service and provide progressive leadership in its areas of specialization. Buksu Quality Policy. Bukidnon State University is committed to produce globally competitive and responsible graduates through excellent instruction, responsive research, sustainable extension, and quality production for the highest satisfaction of its stakeholders. Bukidnon State University. Educate, innovate, lead. Your educational and community-based radio station, DXBU 104.5. It's more than just music. This is 104.5 DXBU 104.5. Hi, Bes. Mayong hapon. Kaseryoso ba, Giyod? Kaganina rali kasi paminaw si mong radyo. Napagit kay gapang sulatun. Ang sanin yung mga buhatun? Uy! Na! Ga-eskwela ko ay! Ha? Enrolled ko sa ALS RBI program. Naa sa radyo ako mga lessons busa. Gapaminaw ko sa DXBU. Hello, wow! Eskwelahan sa radyo? Tama! Radyo eskwela. Matag Martes o Huwebes, alas 3 sa hapon, dayon replay pagka Sabado sa maong oras. Unya, nindot pud na. Na, mas nindot pa ni kaysa magtambaya Arcos Balay. Napa ko gakatunan ani Bes. Yay, manghangkat, wala ko glaag sa imo ha. Maminaw na lang pud ko. Bites, appear. Mayong hapon kaninyong tanan uban sa atong mga suking tigpaminaw, especially sa ating mga ALS learners, implementers, ug stakeholders. Mayong hapon usab sa atong mga DepEd officials sa Division of Malaybalay City, uban sa atong Schools Division Superintendent, Dr. Victoria Vigazo, uban sa ato ang Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Alena S. Dahay. Ug usab mayong hapon sa atong mga PSDS sa tibuok nga distrito, District 1 to District 10, ug sa tanan mga school heads sa Division of Malaybalay City. Kiyog sa atong Division ALS Task Force, nga sila Ma'am Jasmine J. Adriatico, our Education Program Supervisor of ALS. Uban sa atong ALS program specialist nga sila Ma'am Gretchen V. Catane and Ma'am Ethel Ligando. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Department of Education, Division of Malaybalay City o DXBU 104.5, Bukidnon State University. Kami ang inyong teacher sa radyo. Ako si Teacher Valen, Mobile Teacher of District 1. Ako si Teacher Ethelyn, Mobile Teacher of District 5. Kami malipayon makiguban kaninyo sa atong programa nga Radyo Eskwela, Kabot Kahibalo, Libre Alang Kaninyo. Kung gusto mo makiglambigit sa atong programa karong hapuna, pwede mo mo text sa atong text line nga 0936-600-3197. Akong sublion, 0936 600
3197. Umutan aw sa atong live streaming via DXBU Facebook page sa www.facebook.com/DXBUFM. So sa di pa nato sugdan ng episode nato karong hapuna, atong hinumduman nga panahon nga nakita sa pandemic, i-maintain gihapon nato atong social distancing. Pag naamoy kauban sa pagpaminaw o pagtanaw sa RBI, always wear your mask. Mga learners, i-andam nato ang atong mga ballpen o RBI worksheets. Og labaw sa tanan, i-andam nato ang atong kaugalingon alang sa pagpaminaw sa atong episode number 5. So, unsa pa man atong gihulat? Ato nang sugdan ang atong episode, karong hapuna nga giuluhan ang proseso ng komunikasyon. Mayong hapon, classmate! Alas stress na! I-andam na nato atong kaugalingon alang sa pagpaminaw sa atong klase diri sa Radyo Eskwela. Excited na kaayo ko, ug ako naghinaot, ikaw excited po sa atong klase karon. Andaman ang mga gamit pang sulat, ug ayaw kalimti ang mga importante nga detalye sa karon nga lesson. Oh, nana si teacher, maminaw na ta! Ang kawanihan ng alternatibong sistema ng pag-aaral ng kagawaran ng edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM, ay naghahandog ng isang palatuntunang panradyo na pinamagatang Ang Proseso ng Komunikasyon. Magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po ang inyong teacher sa radyo. Muling nag-aanyaya sa inyong lahat na lumahok at sumubaybay sa ating pag-aaral sa araw na ito. Narito ang isang tula na pinamagatang ang komunikasyon. Ang komunikasyon. Bago ko simulan itong aking tula, ang hiling ko lamang masigabong palakpakan. Si Gat Jose Rizal noon ay nagwika, ang hindi magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Tama ang tinuran ni Gat Jose Rizal. Wika'y mahalaga sa komunikasyon. Pagkat saan man sa mundo, ikaw ay magtungo, wika'y ginagamit ng lahat ng tao. Sa komunikasyon, wika'y mahalaga sa pagpapalitan ng damdamin at ideya. Upay itong maging epektibo, dapat na malaman ang mga proseso. Sa proseso ng komunikasyon, apat na bahagi bumubuo rito. May tagapagpadala, may tagatanggap din. Mensahe, paraan, mahalaga man din. Ang mga paraan sa komunikasyon, pasulat, pakilos, pabigkas ang layon. May teknolohikal na pamamaraan. Nagamit ang radyo, pati telepono, computer at cellphone ay napapanahon. Saan man sa mundo, ginagamit ito. Mga kaibigan, salamat sa inyo. Nagustuhan ba ninyo ang tulang inyong narinig? Ayon sa tula, ano-ano ang mahalagang bahagi ng komunikasyon? Bakit mahalaga ang wika sa komunikasyon? Ano-ano ang mga proseso o paraan ng komunikasyon? Ang komunikasyon ay ang pagpapalitan ng ideya at damdamin. Upang maging epektibo ito,
kailangang ipaliwanag ang ipinadadalang mensahe ng ayon sa nais ipahayag ng tagapagpadala. Kinakailangang may magkatulad ng kultura at pinag-aralan ang tagapagpadala at tagatanggap. Lalong mainam kung may parehong karanasan. Subalit, paano nangyayari ang isang epektibong komunikasyon? Paano nalalaman ng tagapagpadala kung natanggap at naintindihan ang kanyang mensahe? Isang napakahalagang bahagi ng komunikasyon ang pagbibigay ng positibong feedback. Upang lubos ninyong maunawaan ang aralin natin ngayon na pinamagatang ang proseso ng komunikasyon, muli ko kayong inaanyayahan na pakinggan ang isang panayam. Magandang umaga po, Ginang Reyes. Magandang umaga naman sa'yo, Carla. Kamusta ka? Ang iyong pag-aaral? Mabuti naman po. Kaya lang po, mayroon po kaming pananaliksik tungkol po sa proseso ng komunikasyon. Maaari niyo po ba akong matulungan, Ginang Reyes? Oo naman, Carla. Bakit naman hindi? Salamat po, Ginang Reyes. Ano po bang definisyon ng komunikasyon? Alam mo, Carla, ang komunikasyon ay galing sa salitang Ingles na communicate. Ito'y nangangahulugang magbahagi kung nakikipag-usap tayo. Sinusubukan nating makipag-ugnay sa isang tao. May mga prinsipyo at panuntunang kailangang bigyang pansin upang maging epektibo ang proseso ng komunikasyon. Ganun po pala. Kung mararapatin po ninyo, ano-ano po ba yung bumubuo ng proseso ng komunikasyon ng tao? May apat na mahahalagang bahagi ang proseso ng komunikasyon ng tao. Una, tagapagpadala, ang taong nagpapadala ng mensahe. Pangalawa, tagatanggap, siya ang tumatanggap ng mensahe at nagpo-proseso rito sa kanyang isipan. Pangatlo naman ang mensahe o ang ideya o kaisipan na nagmumula sa tagapagpadala patungo sa tagatanggap. At ang pang-apat ay ang paraan. Ito ay nangangahulugang kung paano ipinadadala o dinadala ang mensahe. May iba't ibang uri din ito. Tagapagpadala, tagatanggap, mensahe at paraan. Tama po ba ako? Tama ka, Carla. Ginang Reyes, ano-ano naman ang uri ng paraan ng komunikasyon? Alam mo, may apat din na paraan ang komunikasyon. Ito ang komunikasyong aral, nakasulat na komunikasyon, di binibigkas na komunikasyon, at ang paraang ginagamitan ng teknolohiya. Teknolohiya? Maari ko rin po bang malaman, Ginang Reyes, ano-ano po ba yung paraang ginagamitan ng teknolohiya? Ang paraang ginagamitan ng teknolohiya ay tumutukoy sa pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng mga kagamitang para-teknolohiya tulad ng radyo, telepono, cellphone at iba pa. Wow! Usong-uso po yan ngayon eh! Dagdag ko naman sa'yo, Carla. Ang mensahe naman ang pinakamahalagang elemento ng komunikasyon. Ito ang iyong ipinapadala, diba? Opo. Ito ang tinatanggap at binibigyang kahulugan ng tagatanggap. Kung wala nito, walang mangyayaring komunikasyon. Marami na po akong nalaman, ngunit may tanong pa po ako, Ginang Reyes. Paano po naman malalaman ng tagapagpadala kung natanggap nga ang kanyang mensahe? Magandang tanong yan, Carla. Kasama sa proseso ng komunikasyon ang pagbibigay at pagtanggap ng feedback. Ang feedback ay ang tugon sa isang pahayag o puna. Reaksyon ito sa isang bagay na narinig o naobserbahan. Kadalasan nga ito'y binibigkas, subalit maaari rin itong isulat o sa pamamagitan na din ng kilos. Ganun po ba, Ginong Reyes? Papaano po magiging epektibo ang pagbibigay ng feedback? Alam mo, Carla, isang sining ang pagbibigay ng epektibong feedback. Isa rin itong natatanging kakayahan na hindi matatagpuan sa lahat ng tao. Kailangan nating maging maingat sa pagbibigay ng feedback.
Dapat tayong pumili ng mga salitang hindi makakasakit sa damdamin ng iba. Kaya nga, bago magsalita, mahalagang isipin muna kung ano ang sasabihin at kung paano sasabihin. Hindi ba't maging mas masaya ang mga tao kung lahat tayo ay marunong magbigay ng positibong feedback? Opo, napakaganda po ng inyong paliwanag, Ginang Reyes. Marami po akong natutunan sa inyong mga sinasabi. Mabuti naman kung ganun, Carla. Oh, good luck sa pananaliksik mo ng proseso ng komunikasyon, ha? Sana'y makakuha ka ng mataas na marka. Sigurado po yon, dahil mahusay po ang guru na aking kinapanayam. Kayo po yon, Ginang Reyes. Maraming salamat po, Ginang Reyes. Walang anuman yun, Carla. Mabuhay ka. Salamat po. Paalam. Naibigan niyo ba ang panayam na inyong napakinggan? Marami ba kayong natutuhan? Kung ganun, inaanyayahan ko kayo na sagutin ang mga katanungang ito. Ayon sa panayam, ano ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay ang pagpapalitan o pagpapahayag ng ideya o damdamin. Ano-ano ang mga mahahalagang bumubuo sa proseso ng komunikasyon? Ang bumubuo sa proseso ng komunikasyon ay ang mga sumusunod. Una, ang tagapagpadala. Ikalawa, ang tagatanggap. Ikatlo, ang mensahe. At ang ikaapat, ang paraan. Ngayon naman, isa-isahin ang mga uri ng paraan sa komunikasyon. Ang mga uri ng paraan sa komunikasyon ay ang oral o binibigkas, ang nakasulat, ang di binibigkas, at ang komunikasyong ginagamitan ng teknolohiya. Inaasahan kong nasagot niyong mabuti ang aking mga tanong. Ako po muli ang iyong teacher sa radyo. Nag-aanyaya sa inyong lahat na muling makinig sa ating mga pag-aaral sa radyo. Hanggang sa muli, magandang araw at mabuhay po tayong lahat. Laging tatandaan, ang epektibong karunungan ay susi sa tagumpay. Inyong napakinggan ang isang palatuntunang panradyo na inihanda ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema ng Pag-aaral ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nanghimpilang ito, DXBU 104.5 FM. Tangi sa pagbalik ang replay sa maong lesson karong hapuna. Ako si Vivencia Husayan Siban na pangindaron o 65 anyos. Ang presente yun ako nga address, Lurugan, Valencia City. Usalang ko kayano nga inhan nga nagsuri-suri ko o baligya sa soya milk. Munang nakaagi ko sa ALS. Ang kukini, libre iyan is gobyerno. Ang kudili ikaulaw tingali. Ang pag-eskwila, ang ALS mo ay nitubuy ka na ko. Arun ko makatungtong din sa BSU. EB English course. Sa ato pa, BAEL. Usa ko sa BAEL student. Gipasigarbo ko dako ang alternative learning system. Libre mga kaigsuunan. Ayaw mo kaulaw sa inyong edad. Kung naana mo sa edad, pangidaron nga. Dako-dako na ayaw mo kaulaw. Kang edukasyon giingon sa sinutihan nga. Education is a long life process. At itong mga standby din ha. Palihog, undang na mo sa inyong mga bisyo. Kanang dili na mo maglaroy-laroy. Dangok mo sa alternative learning system. Kay aduna mo'y daghang matun-an, mga pagtulunan sa kinabuhi, diin alang sa inyong kaugmaon.
Ang ALS Radio-Based Instruction Program, usa ka programa nga gimugna alang sa mga out-of-school youth and adults nga wala nakalampos sa ilang pagtungha sa elementarya o sekundarya. Dugang pa tumong niini ang paghatag kahulugan, lakip ang maayong kausaban sa ilang kinabuhi. Gipaluyuhan ang ALS RBI sa Bukidnon State University, College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, lakip ang Department of Education Division of Malaybalay City, inubanan sa suporta sa City Government of Malaybalay, alang sa gustong magpa-enroll ni ining programa o uban pang programa sa Alternative Learning System, palihog lang pagbisita sa Pink House, Alberto Street, Barangay 1, Malaybalay City, o sa pinakaduol nga community learning centers sa inyong lugar. Alang sa dugang nga impormasyon, pwede ka mong mo-text or mo-tawag sa numerong 0905-791-5739. Madunggan ang ALS RBI matag Martes o Huwebes, alas 3 hangtod alas 3:30 sa hapon. Dinhi lang sa atong istasyon, DXBU 104.5 FM sa Bukidnon State University. Okay, so ato na nadunggan ang episode 5 na pinamagatang Ang Proseso ng Komunikasyon. Og nang hinaot kami nga natin natunan sa atong episode karong hapuna. Og sa katong bag-o pa lang naka-tune in sa DXBU 104.5, ayaw mo kabalaka kaya na kita replay sa atong episode karon. Para sa atong mga ELS learners, palihog tanawa ang inyong RBI worksheets nga gihatag sa inyong mga ELS teachers kay adunay mga pangutan na din ha. Palihog paminaw ug tarong aron makasagot mo or makasugot, makatubag sa mga pangutan na diha. So, mga learners, ato nang paminawon pag-usab ang replay sa atong episode karong hapuna. Ang kawanihan ng alternatibong sistema ng pag-aaral ng kagawaran ng edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nang himpilang ito, DXBU 104.5 FM, ay naghahandog ng isang palatuntunang panradyo na pinamagatang Ang Proseso ng Komunikasyon. Magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po ang inyong teacher sa radyo. Muling nag-aanyaya sa inyong lahat na lumahok at sumubaybay sa ating pag-aaral sa araw na ito. Narito ang isang tula na pinamagatang ang komunikasyon. Ang komunikasyon. Bago ko simulan itong aking tula, ang hiling ko lamang masigabong palakpakan. Si Gat Jose Rizal noon ay nagwika, ang hindi magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Tama ang tinuran ni Gat Jose Rizal. Wika'y mahalaga sa komunikasyon. Pagkat saan man sa mundo, ikaw ay magtungo, wika'y ginagamit ng lahat ng tao. Sa komunikasyon, wika'y mahalaga sa pagpapalitan ng damdamin at ideya. Upay itong maging epektibo, dapat na malaman ang mga proseso. Sa proseso ng komunikasyon, apat na bahagi bumubuo rito. May tagapagpadala, may tagatanggap din. Mensahet, paraan, mahalaga man din. Ang mga paraan sa komunikasyon, pasulat, pakilos, pabigkas ang layon. May teknolohikal na pamamaraan. Nagamit ang radyo, pati telepono, computer at cellphone ay napapanahon. Saan man sa mundo, ginagamit ito. Mga kaibigan, salamat sa inyo.
Nagustuhan ba ninyo ang tulang inyong narinig? Ayon sa tula, ano-ano ang mahalagang bahagi ng komunikasyon? Bakit mahalaga ang wika sa komunikasyon? Ano-ano ang mga proseso o paraan ng komunikasyon? Ang komunikasyon ay ang pagpapalitan ng ideya at damdamin. Upang maging epektibo ito, kailangang ipaliwanag ang ipinadadalang mensahe ng ayon sa nais ipahayag ng tagapagpadala. Kinakailangang may magkatulad ng kultura at pinag-aralan ang tagapagpadala at tagatanggap. Lalong mainam kung may parehong karanasan. Subalit, paano nangyayari ang isang epektibong komunikasyon? Paano nalalaman ng tagapagpadala kung natanggap at naintindihan ang kanyang mensahe? Isang napakahalagang bahagi ng komunikasyon ang pagbibigay ng positibong feedback. Upang lubos ninyong maunawaan ang aralin natin ngayon na pinamagatang ang proseso ng komunikasyon, muli ko kayong inaanyayahan na pakinggan ang isang panayam. Magandang umaga po, Ginang Reyes. Magandang umaga naman sa'yo, Carla. Kamusta ka? Ang iyong pag-aaral? Mabuti naman po. Kaya lang po, mayroon po kaming pananaliksik tungkol po sa proseso ng komunikasyon. Maari niyo po ba akong matulungan, Ginang Reyes? Oo naman, Carla. Bakit naman hindi? Salamat po, Ginang Reyes. Ano po bang definisyon ng komunikasyon? Alam mo, Carla, ang komunikasyon ay galing sa salitang Ingles na communicate. Ito'y nangangahulugang magbahagi kung nakikipag-usap tayo. Sinusubukan nating makipag-ugnay sa isang tao. May mga prinsipyo at panuntunang kailangang bigyang pansin upang maging epektibo ang proseso ng komunikasyon. Ganun po pala. Kung mararapatin po ninyo, ano-ano po ba yung bumubuo ng proseso ng komunikasyon ng tao? May apat na mahahalagang bahagi ang proseso ng komunikasyon ng tao. Una, tagapagpadala, ang taong nagpapadala ng mensahe. Pangalawa, tagatanggap, siya ang tumatanggap ng mensahe at nagpo-proseso rito sa kanyang isipan. Pangatlo naman ang mensahe o ang ideya o kaisipan na nagmumula sa tagapagpadala patungo sa tagatanggap. At ang pang-apat ay ang paraan. Ito ay nangangahulugang kung paano ipinadadala o dinadala ang mensahe. May iba't ibang uri din ito. Tagapagpadala, tagatanggap, mensahe at paraan. Tama po ba ako? Tama ka, Carla. Ginang Reyes, ano-ano naman ang uri ng paraan ng komunikasyon? Alam mo, may apat din na paraan ang komunikasyon. Ito ang komunikasyong aral, nakasulat na komunikasyon, di binibigkas na komunikasyon, at ang paraang ginagamitan ng teknolohiya. Teknolohiya? Maari ko rin po bang malaman, Ginang Reyes, ano-ano po ba yung paraang ginagamitan ng teknolohiya? Ang paraang ginagamitan ng teknolohiya ay tumutukoy sa pagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng mga kagamitang para-teknolohiya tulad ng radyo, telepono, cellphone at iba pa. Wow! Usong-uso po yan ngayon eh! Dagdag ko naman sa'yo, Carla. Ang mensahe naman ang pinakamahalagang elemento ng komunikasyon. Ito ang iyong ipinapadala, diba? Opo. Ito ang tinatanggap at binibigyang kahulugan ng tagatanggap. Kung wala nito, walang mangyayaring komunikasyon. Marami na po akong nalaman, ngunit may tanong pa po ako, Ginang Reyes. Paano po naman malalaman ng tagapagpadala kung natanggap nga ang kanyang mensahe? Magandang tanong yan, Carla. Kasama sa proseso ng komunikasyon ang pagbibigay at pagtanggap ng feedback. Ang feedback ay ang tugon sa isang pahayag o puna. Reaksyon ito sa isang bagay na narinig o naobserbahan. Kadalasan nga, ito'y binibigkas, subalit maaari rin itong isulat,
o sa pamamagitan na din ng kilos. Ah, ganun po ba, Ginong Reyes? Eh, papaano po magiging epektibo ang pagbibigay ng feedback? Alam mo, Carla, isang sining ang pagbibigay ng epektibong feedback. Isa rin itong natatanging kakayahan na hindi matatagpuan sa lahat ng tao. Kailangan nating maging maingat sa pagbibigay ng feedback. Dapat tayong pumili ng mga salitang hindi makakasakit sa damdamin ng iba. Kaya nga, bago magsalita, mahalagang isipin muna kung ano ang sasabihin at kung paano sasabihin. Hindi ba't maging mas masaya ang mga tao kung lahat tayo ay marunong magbigay ng positibong feedback? Opo, napakaganda po ng inyong paliwanag, Ginang Reyes. Marami po akong natutunan sa inyong mga sinasabi. Mabuti naman kung ganun, Carla. Oh, good luck sa pananaliksik mo ng proseso ng komunikasyon, ha? Sana'y makakuha ka ng mataas na marka. Sigurado po yon, dahil mahusay po ang guru na aking kinapanayam. Kayo po yon, Ginang Reyes. Maraming salamat po, Ginang Reyes. Walang anuman yun, Carla. Mabuhay ka. Salamat po. Paalam. Naibigan niyo ba ang panayam na inyong napakinggan? Marami pa kayong natutuhan? Kung ganun, inaanyayahan ko kayo na sagutin ang mga katanungang ito. Ayon sa panayam, ano ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay ang pagpapalitan o pagpapahayag ng ideya o damdamin. Ano-ano ang mga mahahalagang bumubuo sa proseso ng komunikasyon? Ang bumubuo sa proseso ng komunikasyon ay ang mga sumusunod. Una, ang tagapagpadala. Ikalawa, ang tagatanggap. Ikatlo, ang mensahe. At ang ikaapat, ang paraan. Ngayon naman, isa-isahin ang mga uri ng paraan sa komunikasyon. Ang mga uri ng paraan sa komunikasyon ay ang oral o binibigkas, ang nakasulat, ang di binibigkas, at ang komunikasyong ginagamitan ng teknolohiya. Inaasahan kong nasagot niyong mabuti ang aking mga tanong. Ako po muli ang iyong teacher sa radyo. Nag-aanyaya sa inyong lahat na muling makinig sa ating mga pag-aaral sa radyo. Hanggang sa muli, magandang araw at mabuhay po tayong lahat. Laging tatandaan, ang epektibong karunungan ay susi sa tagumpay. Inyong napakinggan ang isang palatuntunang panradyo na inihanda ng Kawanihan ng Alternatibong Sistema ng Pag-aaral ng Kagawaran ng Edukasyon sa pakikipagtulungan ng Bukidnon State University College of Community Education and Industrial Technology Extension Unit, Local Government Unit of Malaybalay at nangimpilang ito, DXBU 104.5 FM. So ato nang nadungog ang episode 5 nga naguluhan ang proseso ng komunikasyon. So karon Teacher Valen, atong tagaan o higayon ang atong mga learners nga balikan pag-usab ang mga pangutan na nga naa sa ilang RBI worksheets. Og siguro pod no nga naa sila natun-an sa atong episode karong hapuna. So while siguro nag tubag ang atong mga ALS learners sa mga ilahang worksheets, tagaan natong kinabuhi kining atong nadungog sa atong mga dula, no? Atong balikan ang mga nagkalain-lain nga termino o ideya. So ang una, ang importante nga worded to ang komunikasyon. So anong ibig sabihin ng komunikasyon, no? Ito ay ang pagpapahayag ng ideya o damdamin o sa pagbahagi ng kung ikaw ay magbabahagi, kung ikaw nakikipag-usap
At ang ito din ay ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Okay, so ang komunikasyon ay may apat na proseso. Una, tagapagdala. Ito ang taong nagdadala ng mensahe. Halimbawa ay tagapagdala ng talumpati ay handang-handa na. Pangalawa, tagatanggap. Tumatanggap ng mensahe at nagproseso rito sa kanyang isipan. Pangatlo, mensahe. Ito ay ang ideya o kaisipan na nagmumula sa tagapagpadala patungo sa tagapagtanggap. At ang pang-apat ay ang paraan. Ito ay kung paano ipinadadala o dinadala ang mensahe. So ang mga pamamaraan kung paano ipinapadala ang mensahe ay sa pamamagitan ng komunikasyong oral o binibigkas. Nakasulat, pangatlo, di binibigkas, at yung mga mensahe na ginagamitan ng teknolohiya, kagaya ng radyo, kagaya ng mga learners natin o mga suking tigpaminaw, ngagapaminaw sa radyo, ginagamitan ng telepono, cellphones at marami pang iba. So teacher, no, pag tayo ay nagpapadala ng mensahe, dapat ito ay malinaw. Tama. Dapat maintindihan rin ng tagapagtanggap. Kung tayo din ang tagatanggap ng mensahe, kailangan din nating magbigay ng positive feedback, no? Ato usang kanang i-inform ang naghatag sa mensahe kung nasabtan ba niya, nasabtan ba nato, nadawat ba nato og tarong ang mensahe. Yes, no? Kung maghatag po tag feedback, dapat tayo ay maingat. Mm-mm. Maingat na hindi makapagbigay ng masasakit ng nasalita sa ating mga tagapagtanggap. Oh, kung yun ang ating narinig, yun lang ang ating ibabahagi, hindi yung ating kukulangan or sosobrahan. Yes, no? Dapat isipin din natin kung ano at paano natin sasabihin ang mensahe. Oo, para magbigay tayo ng justice sa nagbigay ng mensahe. Okay. So, Teacher Valen, meron tayong mga viewers all the way from different districts. Yes, different districts of Division of Malaybalay City. Hi to all the implementers from District 3, yes, who are watching right now. At saka from District 1. Yes, also sa Walay Pabor-Pabor from District 5. Hello. Yes. Salamat sa pagpaminaw ug pagtan-aw. Yes, also no sa mga learners pod nga naminaw sa tuang airing karon sa DXBU 104.5. Okay, salamat gyud sa inyong pagsuporta ning ato ang Radyo Eskwela. Yes, no. So ayaw mo kalimot nga after ninyo mahumag-answer ang RBI worksheets, ibalik ninyo ni siya sa inyuhang mga ALS implementers uban sa mga modules ninyo nga nahuman nag-answer. Oo. So katupong inyuhang mga silingan o mga classmates nga wala naka paminaw og live karong hapuna, palihog pod ingon nga naa pwede nila mabalikan ang ato ang Facebook page sa DXBU og sa kanang ipanghatag sa mga teachers nga link para makatubag yung gihapon sila sa ilahang RBI worksheets. Oh, or pwede po sila maminaw sa DXB yung matag Sabado, kaya doon na tayo replay, okay, sa itong episode karon. So, nagapasalamat kami sa tanan nga nagsuporta ning Radyo Eskwela. Kay wala naman tayo igo nga panahon. Kay alas 3:36 na. So, pasalamat na lang gyud mi no sa tanan. So, nang hinaot tud kami no nga hantod sa sunod nga adlaw, adlaw Webes sa samang oras, alas 3 sa hapon hangtod alas 3:45 sa hapon dinhi lang sa DXBU 104.5. Uban sa inyong teacher sa radyo, ako si Teacher Valen, ako si Teacher Ethel na nag-ingon kaninyo. Daghang salamat kaninyo tanan, og God bless us all. Kini ang Radyo Eskwela, kabot kay balo, libre alang kaninyo.
Dito nagtapos ang lesson para karong hapuna. Sa tanan nga naminaw ni ining RBI lesson, i-text ang inyong kompletong pangalan, barangay ug ang title sa episode nga inyong napaminawan karong hapuna sa numerong 0905-791-5739 o ilike ug bisitaha ang Facebook page sa ALS Malaybalay. Mao ang capital A L S space capital M small letters A L A Y B A L A Y ALS Malaybalay ug i-download ang electronic copy sa workbook para matubag ninyo ang mga pangutana kabahin sa atong lesson karong hapuna.